Ayan, good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, good evening po, good evening, good evening. Magandang gabi, magandang gabi sa lahat, magandang gabi. Ayan, eto na naman po tayo. Ayan, tonight mag social science po tayo. Ayan, social science tayo tonight. Sige. Ayan, pa-share po ako sa ano natin, teachers. Pa-share po ako sa live natin. Ayan, pa-share po ako sa mga ano, mention your friends na din. Ayan, social studies majorship tayo ngayon. I'm gonna offer you or show you or have you coached by our coaches na mga major subjects. Ayan, ngayon sa 7 to 9, ano, 7 to 8 p.m., social science tayo, and then 8 to 9, Filipino major naman po. Ayan, hello po, good evening, good evening. Ayan, pa-share po ako ng live natin, teacher. Pa-share po, pa-share. Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, good evening. Ayan. Okay, sige, sige. Hello, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, sa lalo na sa mga unit earners dyan na hindi masyado pang gamay yung ano natin, yung majorship. Ayan, meron po tayong final coaching ngayong September 19 hanggang 22. Ayan, with free pre-board at saka pabaon tayo dyan, okay? Ayun na, lalo na po itong science, social science and TLE, meron tayong pabaon dyan. Ayan, sige po. Ayan, good evening, good evening, good evening, good evening. Magandang gabi sa lahat. Ayan, without further ado, bigay ko na po kayo kay Coach Kriza. Isa po siya sa coach natin. Sa social science major, siya po ay high rater ng TCRC last October 2022. Ayan, high rater po si Coach Kriza. At isa din po siyang ano, coach natin sa Prof. Ed and Gen Ed final coaching. Kasi siya po ay isang, ayan, registered psychometrician and having her, or may ongoing siyang masteral sa ano, MA in psychology, if I'm not mistaken, sa University of the Philippines, Diliman. Ayan. Asan pa kayo dyan? Ganyan ang kalibre ng Coach Kriza natin. Ayan, sige po. Without further ado, please welcome, ayan, si Coach Kriza ng TCRC. Ayan, good evening po, Coach. Magandang gabi, magandang gabi. Good evening, teacher. Yes, bongga po ang introduction. Away, thank you, teacher. Ayan, sige po. Kayo po ang bahala sa kanila, Coach, for tonight from 7 to 8 para sa social science and 8 to 9 naman ang Filipino major. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Kumusta kayo? Ayan, sana po ay ano, nakapag-dinner na ang lahat. And I hope you are all excited to answer 10 to 15 questions. Sana kayanin natin yung 15 questions para sulit yung 1 hour natin. Ayan, sige. Don't forget po to share this live sa inyong mga friends, especially doon sa mga self-review o kaya dun sa mga ngayon pa lang nagpe-prepare. No? Meron na lang tayong ilang tulog. Nabilang nyo na ba, teachers? Ayan. Okay, so, wag na nating patagalin pa. Ayan, sige. Tag your friends. Tapos, share nyo yung live natin. Sige, habang naghihintay pa tayo ng ilang mga viewers, let me promote yung ating mga sessions or ating mga final coaching. So, ongoing po ang coaching, general education, and hala, nagloloko yung ating PowerPoint. Ayan, gusto mong itanong. Ayan, sige. Mamaya na yung question ko na yan. So, meron po tayong ongoing final coaching for September LET examination. Ayan, so ito po yung mga coaches na magbibigay sa inyo ng ano ba yung mga possible questions na ma-encounter ninyo. And of course, mabibigyan tayo ng guidance. Paano nga ba, or tips, di ba, kung paano ba tayo dapat, or paano tayo magsasagot during LET. Ayan. So, andyan si
Coach Joshua, top 1 ng September 2019. Andiyan din si Coach Weng, September 2021, top 1. Of course, Coach AJ, September 2019, top 1. And of course, si Teacher Seppi, ang ating TCRC director. And makakasama nyo rin ako for 2 nights, 6 to 10 p.m. kung doon ako nagkakamali, September 11 and September 12 and 14 yon. So I hope magkita-kita tayo dyan. And para po sa mga social studies or social science major, so ito po yung mga coaches na makakasama ninyo. Okay? So bago tayo magsimula, promote ko lang po no ang ating final coaching ng major subject for only 300 pesos 4 days po yon teachers, September 19 to 22. Meron din po itong kasamang free pre-board or pre-board and pabaon, no? May mga blessings na naghihintay sa inyo. And may ongoing prof ed, professional education and general education po tayo for only 700 pesos. So September, ano naman po ito? September 7 to 18. Ayan. Okay lang ba sa generalist? Ayan, pwede kayong mag-enroll dito sa ating September 7 to 18. So sa mga nag-worry, naku, baka mamaya may pasok ako o kaya naman may work ako sa umaga, okay lang yung teachers kasi anytime after the live session, pwede nyo pong ma-view or pwede nyo i-replay yung video coaching na yon. Ayan, magandang gabi sa lahat. So balikan natin yung tanong natin, ready ka na ba? 16 na tulog na lang, no? 16 days to go examination na lalaban na tayo para dun sa ating pinaka minimithi na tatlong letra sa dulo ng ating pangalan, which is LPT. So I hope you're all ready, no? Sana 90% ready na tayo at least. So ano ba teachers ang mga paghahandang ginawa ninyo? Ayan, ano ba ang mga ginawa ninyo? May mga nakabili na ba ng red underwear dito? O kaya naman nagde-drills ba kayo? At least 100 questions a day? Ano bang mga paghahanda ang ginagawa ninyo? Ayan, bilang na bilang. Yes, bilang na bilang natin 'yan para at least medyo ano na tayo, ma-realize natin na kung malapit na pala yung examination. No? Totoo na to. Ano na siya, malapit na. Okay, so, ano na tayo, start na po tayo. Question number 1, how many islands are there in the Philippines? Again, how many islands are there in the Philippines? A, 7,100, B, 7,107, C, 7,623, or D, 7,641. Teachers, don't forget to indicate or i-comment nyo din yung question number para at least, if ever na medyo nadedelay on your end, nakikita ko ano yung sagot nyo dito sa question number na ito. Okay? So yan sa mga bago po sa ating live ngayon, sana makasama namin kayo sa mga final coaching sessions natin. Okay, so I hope then as early as now, 45 seconds per question, sana kaya nyo no, na 45 seconds per question para may enough time kayo to read, rationalize, and teachers ha, isa talaga sa pinaka-effective no, na mapapayo ko sa inyo is yung i-eliminate nyo yung mga napakalayong sagot. I-eliminate nyo yung mga tingin nyo unnecessary and irrelevant option. Okay, para at least tumataas yung chances or yung percentage of getting the correct answer. Okay? 7641, ayan. Lahat po ang sagot ay letter D. May nakita din ako na letter B, ano? Pero most of you answered letter D. The correct answer, teachers, is letter... Ayan, correct po. Okay, updated. That's correct, ma'am, Mojica. Okay, updated number of islands in the Philippines. Ayan po, 7,641. Before kasi, di ba, kung natatandaan nyo pa, pero... siguro, unang panahon, no? Alam natin, 7,107. But the updated list
no, sa updated list natin. Okay, and of course, mayroon tayong reference dyan. Sabi nga ni Coach Wing, may resibo tayo dapat lagi. Hindi tayo narinig lang natin, 7641, ay yun na. Kumbaga, mayroon tayong legit na source. Ayan, so, according to It's More Fun in the Philippines, no, ito po ay isang official website in the country. Sabi po dito, welcome to our archipelago of 7,641 islands where there are endless beaches, lively and fashionable cities, smoldering volcanoes, and underwater wonderlands waiting to be discovered. Yes. Taong 90s pa. Kung di nga ako nagkakamali, parang grade school. Yan yung sinasabi dun sa makabayan subject or he kasi pa ba noon. Okay. So ito, no, medyo ano lang, para maging light lang ang ating gabi. Pero sabi nga po dito, due to the modern technology of our time, in 2018, the Philippines is estimated to have a total number of 7,641 islands. Ngayon kasi, di ba, kahit papano, since nagde-develop na talaga yung ating mga gamit, yung ating science and technology, mas nagiging updated and, kumbaga, mas tumpak at sakto yung bilang ng island natin. So, 7,641 is the correct answer. Next question. Question number 2. The following statements are correct about change except A. In our society, change is inevitable. B. Innovation is a significant change that establishes a trend. C. Change becomes an issue when it creates an agreement. Or D. Social change refers to transforming culture, behavior, social institutions, and social structure over time. 45 seconds to answer, teachers. Type in your answer sa ating comment section. Okay, letter C. Letter C daw. Okay, last 20 seconds. May nakita din ako nag-letter B. Uy, except pala. Ayan din, teachers. Kung nanood kayo last time nung konting chika namin nila Coach Weng, AJ, and Coach Joshua with Teacher Seppi, diba? Isa yan sa dapat tandaan natin yung mga except, correct, except, incorrect, except, not, no, yung mga ganyang klase ng question. Ayan, dapat ano yan, lagi kayong mag-pay attention sa except, no? Kasi baka mamaya nakapag ano na tayo, nakapag shade na tayo nung nakita natin yung except. Alam naman natin, baka mag-overthink tayo. Hala, buburahin ko pero naku, bumakat. Naku po. Alam niyo yan. Minsan, may ganyan akong time last year na nag-overthink ako, hala, sayang kasi. So, na-realize ko na ito pala yung tamang sagot. Ano na, nakapag-shade na ako, eh ang diin ang pagkaka-shade ko. So, kapag buburahin ko siya, baka mag-overthink ako. Ayun, sayang. Okay, ayan, Diyos ko, ma-exempt pala. The correct answer, teachers, is letter C. Change becomes an issue when it creates an agreement. Bakit po kaya letter C ang mali? Diba? Kung iintindihin natin yung question, okay lang teachers ha, tagalugin nyo yan or kung paano nyo ma-translate nyo sa mother tongue ninyo as long as makikuha nyo ng eksakto at maigi yung konteksto at konsepto ng isang tanong, go lang teachers. Para at least mapunta o makuha nyo yung tumpak na sagot. Sige, ayan, tama. Sabi na eh, sabi ni Sir Joseph. Sige, bakit po letter C ang mali sa kanila? Sige nga, teachers. Okay, bakit letter C? Okay, so letter A po, tignan muna natin isa-isa yung option. So letter A, in our society, change is inevitable. Diba, alam naman natin sa lipunan, diba, sa buhay natin, hindi natin pwedeng pigilan ang isang bagay na ito, diba? Hindi natin kontrolado
ang lahat ng bagay. Naku, mga hugot pala, no? So always remember, teachers, change is inevitable. So when we say inevitable, it means, okay, sure to happen, meaning mangyayari at mangyayari ang isang bagay. And in our society, change is really inevitable. For instance, no, ano ba yung isang magandang example nito? Like for instance, no, before wala tayong technology, before ang means of communicating natin, no, sa ating mga kapamilya abroad, 'di ba? Through writing or letter or yung mga uso pa before, no? Pero ngayon, parang kasama mo na sila through video calls, di ba? Or messaging app or social media accounts. Parang lumalapit tayo. Pero syempre, alam naman natin, may mga pros and cons din, no? Yung development na mayroon tayo. Depende lang din sa kung paano natin titignan. Anyway, so when we say inevitable, impossible to avoid or evade, hindi mo to matatakasan. Letter B, innovation is a significant change that establishes a trend. So when we say innovation naman, it is a crucial to the continuing success, di ba, of any organization. It is also similar to the word change, alteration, revolution, transformation. So maganda nga yung ating definition ng innovation, which is, okay, the improvement or redesign of something that already exists, typically referring to a good service or process. So when we say innovation, nag-exist na yung isang bagay, di ba? For instance, nag-exist na itong product na ito, di ba? Now, gusto natin lumaki or tumaas ito sa market or makilala ito or sa market. So i-rebrand natin, i-redesign natin yung concept niya, no? I-improve natin para kahit papaano mas madaling mabili o kaya naman mas madaling ma-appreciate ng tao, no, na possible na bumili nito. So that is an example of innovation. Letter D naman, social change refers to transforming culture. So when we say social change, no, magbabagong panlipunan, no, andyan din yung pagbabago in terms of status quo or social structure. So letter C is incorrect, no? Letter C incorrect, tignan natin bakit. Pagbabago ng jowa. Tinitignan ko ha ang inyong mga comments. Okay, letter C is incorrect. Ang tamang statement dyan ay change becomes an issue, di ba? O negative agad yan. When it creates disagreement, no? Di ba? Ang issue, magiging issue ba kapag may agreement, no? Medyo nalito lang siguro yung iba sa inyo, but tandaan natin, no? Change becomes an issue when it creates a disagreement. Okay, so letter C is the correct answer. Ayan. May impact din. Ano yan, teacher? Okay, next question po tayo. So ito pala yung ating social change, no? Sociologists define social change as a transformation of cultures, institutions, and function. So, pagbabagong panlipunan. Next question po tayo. The following are the fields of anthropology except. Ayan na naman sa except. Is it A, biological anthropology? B, cultural anthropology? C, archaeology? Or D, psychology? 45 seconds to answer question number 3. Okay. Letter D. Ooh. Sure na ba kayo dyan, teachers? Sure na kayo sa letter D? Ayan, letter D daw. Are you sure? Pwede pang magpalit ng sagot. Nako, yan ang kalaban natin sa exam, ano? Yung, tama ba? O kaya naman, sure ako. Tapos maya-maya mag-overthink ka. Kaya, ano natin, i-lesson natin yung pag-overthink kapag sasabak na tayo sa board exam. Tandaan nyo yan. After na kayo mag-overthink sa mga jowa ninyo o kaya sa ibang mga bagay, pero sa exam,
wag mag-overthink, teachers. Okay, may nakita kong nag-letter C, but most of you answered letter D. The correct answer po, of course, letter D, psychology. So I hope naging clue na natin sa letter A, no, and letter B, yung word na anthropology. No, naging ano na yan. I hope naging clue na natin. So yan yung binabanggit ko sa inyo kanina na elimination method. No, when we say elimination method, yung tingin mo na hindi sagot, ano mo na, eliminate mo na yan. Alis mo na yan agad. So dyan, tama, no? Ang pagpipilian nyo na lang dyan is between letter C and letter D, which is archaeology, na walang anthropology sa dulo ng word, no? And psychology. Although pare-pareha silang G, no? Okay. Ayan, may change ka pa, ligwak tuloy. Ayan. Okay, the correct answer is letter D. So, tignan natin, ano ba yung different branches of anthropology? So, nandyan ang cultural anthropology that studies the culture, societies of human beings, and their very recent past, no? How our culture developed, no? Through time, no? Paano ba nag-develop ang ating culture? Paano ba mula noon hanggang ngayon na-preserve natin yung mga traditions, no? And culture na mayroon tayo? So, traditional cultural anthropologists study living cultures and present their observation in an ethnography. When we see archaeology naman, ang clue natin when it comes to archaeology, no, yung mga fossils, ano pa, remains, no, pag nakita nyo agad sa question, remains, fossils, archaeology, agad yan, no. The study of past societies, no, ito yung mga remains of the past. Their culture, especially their material, remains of the past, such as tools, food remains, and places where people live. Now, for example, pupunta kayo, di ba, sa National Museum of History. Di ba? May makikita kayo mga buto-buto or jar, manunggo jar, masuso jar, di ba, etc. So, yun ang ilang sa mga example of fossils or artifacts or remains of the past. Ayan, di po ito makakut and pwede nyo rin i-replay sa ating Facebook page. Okay. Yes, artifacts, sabi ni Jana. Next, linguistic anthropology. From the word itself, linguistic, so the study of language, paano ito nag-evolve through time. Next one is the physical anthropology. It is also called biological anthropology. So same lang yan, ano? Physical and biological anthropology. So it is the study of human evolution. Okay, paano tayo noon hanggang ngayon? How paano yung sinasabi ni Charles Darwin about the theory of evolution, no? Ano yung variation and ano yung past, no, life of our ancestors and paano hanggang ngayon. Okay, so that is physical or biological anthropology. When we say psychology naman, okay, it is the scientific study of behavior and mental processes. Okay, so when we say psychology o yung mga psychologists, no, hindi ito mga nanghuhula, no, tandaan nyo yan kasi before yan ang kumbaga yan ang misconception about sa mga students na nagtitake na yung psychology o kaya sa mga psychologists, no, naku, pahula nga po, read our mind, siguro alam mo yung iniisip ko ngayon. No, mali po yon. So, psychologists, no, they are actively involved in studying and understanding human mental processes, their brain functions, and their behavior. And of course, ano ba yung relasyon, no, ng ating hormones, ng ating mga neurotransmitters on how we behave or on how people act. Okay? So, yan yung maikling history of psychology. So, di ko na masyadong elaborate. Next, question number 4. What is the position of the Philippines regarding nuclear weapons? Is it A, the Philippines is a nuclear power? B, the Philippines supports the use of nuclear weapons? C, the Philippines has a policy of freedom from nuclear weapons in its territory? Or D, the Philippines has no official possession on nuclear weapons? 4 to 5 seconds.
Okay, sige, type nyo lang teachers ang inyong mga sagot. Tag your friends din, ha? And, gaya po ng binabanggit ko kanina sa mga interesado na mag-join sa ating general education and professional education final coaching with pabaon, no? With blessings, pabaon and blessings, no? Na ibibigay sa atin ng ating top 1 coaches together with Teacher Seppi, and kasama din ako dyan. Okay, so ano yan? For only 700. Yan, for only 700 pesos, no? Sulit na sulit. And major coaching natin September 19 to 22 for only 300 pesos. And meron po tayong free pre-board and pabaon din na blessings. Okay, so the correct answer po, letter C. Letter C, may nag-letter B din, ano? Okay, oy, sabi ni Sherwin, C, reference is Article 2 of the 1987 Constitution. So I hope teachers, especially social sciences or social studies major, nabasa nyo na yung buong Constitution. Hindi naman kinakailangan na kabisado mo, no? Pero at least yung pinaka-esensya, yung pinaka-nilalaman nito, no, at yung importansya nito sa atin, especially the application part, dapat ano, familiar tayo dyan. The correct answer is letter C. The Philippines has a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. So nakalagay po ito sa ating Article 2. Ayan, tama, si Sir Sherwin. Declaration of Principles and State Policies. Sabi po dito, Section 8. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. So, ang Pilipinas, no, no or ayaw niya, no, sa nuclear weapons. So, the correct answer po is letter C. So, letter A, Philippines is a nuclear power. Tayo ba ay nuclear power? Of course, ano yan? Irrelevant answer. No, saka, ang vague ng answer, and at the same time, hindi naman yan yung stand, no? Pag ang tanong kasi, ano yung stand ng Philippine government or Philippine Constitution, sorry, the Philippine Constitution when it comes to nuclear weapons? So, letter A, ano yan agad? Incorrect yan agad. Okay, letter B, kabaligtaran ni C, no? Hindi niya sinusuportahan. So, B is incorrect. And of course, ang ating pong pamahalaan or ang ating constitution, meron po siyang posisyon when it comes to nuclear weapons. Next, question number 5. What is the state's stance on the practice of professions in the Philippines? A. The state has no stance on the practice of professions in the Philippines. B. The state allows foreign citizens to practice all professions in the Philippines. C. The state limits the practice of professions in the Philippines to Filipino citizens, except in cases prescribed by law. Or D. The state does not regulate the practice of professions in the Philippines. So what is the correct answer, teachers? 45 seconds to answer question number 5. Sige, paramihan natin ang viewers natin, teachers. Tag your friends. Tag nyo yung mga gustong makapasa this coming Let. C or B. Ayan, letter C, letter B. Ayan, either of the two, no, ang inyong mga sagot. Okay, sige. Last 20 seconds. Mamaya may Filipino major review naman. 8 to 9. Okay,
So, the correct answer, teachers, is letter C. Ayan, majority of you naman got it correctly. So, letter C is the correct answer. The state limits the practice of professions in the Philippines to Filipino citizens, except in cases prescribed by law. So, meaning, no, hindi pwedeng makapag-practice agad-agad o basta-basta. Even professionals, no? Even nag-study pa sila sa magagandang universities abroad, no? But of course, nakalagay sa ating constitution na exclusive, no, yung practice among Filipino citizens unless prescribed by the law. Unless, no, dumaan sila sa tamang proseso, no, para makapag-practice or makapagtrabaho sila in the Philippines. So, letter A, mali po siya, may stand ang ating konstitusyon, may stand ang ating estado when it comes to the practice of professions in the Philippines. Naputol po. Napuputol ba ako, teachers? Medyo choppy ba? Paki-confirm nga if nag-choppy ba or okay naman. Okay, sige, tutuloy lang ako ha, pakisabi na lang. Letter B, the state allows foreign citizens to practice all professions in the Philippines. So, hindi rin po, no, foreign citizens, sabi nga natin, according to our 1987 constitution, no, nililimitahan niya yung practice among Filipino citizens. Ayan, hindi daw. Okay, siguro po, ano nyo po, exit kayo, then go back to Teacher Seppi Facebook page, then yun, click mo yung pinaka-video. O sabi ni Ma'am Aina, nice voice po, ma'am. O diba? Ano, join kayo ng ating ano, final coaching. May mga, ano tayo dyan? Kanta portion, o diba? Kakanta ang Coach Weng, o diba? Susundan natin. Okay, next po. Letter D, the state does not regulate. Agree ba kayo? Sana walang nagsagot ng letter D, ha? Kasi, di ba, nire-regulate ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, no, according to our constitution, ang mga profesional dito sa ating bansa. Katunayan, di ba, yung PRC. Di ba, ano po ibig sabihin ng PRC? Teachers. No, the Professional Regulation Commission. So meaning, no, merong ahensya ang ating pamahalaan na kung saan nire-regulate niya, no, siya yung nag-supervise, siya yung kumbaga, siya yung tumitingin sa pangkalahatan at tinitingnan niya kung nagagawa ba ng mga profesional yung kanilang sinumpaang tungkulin, ito ba ay pasok sa code of ethics, ito ba ay ethical, ito ba ay unethical, no? 'Di ba kaya nga na-revoke, possible ma-revoke ang license, especially if unethical yung or nakasuhan tayo or yun, nagkaroon tayo ng mga unethical practices, 'di ba? So, letter C po, ayan, is a correct answer. So, nakalagay ito sa ating Article 12, National Economy and Patrimony, Section 14. Sabi po dito, the sustained development of a reservoir of national talents consisting of Filipino scientists, entrepreneurs, professionals, managers, high-level technical manpower, and skilled workers and craftsmen in all fields shall be promoted by the state. The state shall encourage appropriate technology and regulate, so meaning, regulate nga ng ating pamahalaan, its transfer for the national benefit. And take note, itong ating last line, no? The practice of all professions in the Philippines shall be limited to Filipino citizens, save in cases prescribed by law. Okay. Next. Question 6. Which of the following is or are correct about the importance of social change? First statement, social change empowers citizens. Second statement, social change improves worker rights. Third statement, social change keeps the status quo. Or fourth statement, social change addresses problems at the root. Is it A, statement 1 only, B, statements 1 and 2,
C, statements 1, 2, and 4, or D, all statements are correct about the importance of social change. Sige po, 45 seconds to answer. So aside from except, no, aside from yung mga not, all statements are true except, no, aside from that kind of question, isa din to sa medyo tricky or nakakalito, no? Yung mamimili ka, alin ang tama dyan or alin yung mali sa mga statements na yan. Syempre, malilito-lito tayo. So, ano yung magiging payo ko din sa inyo dyan, teachers? Ano rin kayo? Gamitin nyo rin yung elimination method. Kapag halimbawa, alam mo yung, for example lang, ha? Halimbawa yung statement 1, mali yan. Nakita mo na yung letters A and B may statement 1. Sure ka, 100% sure ka, yung statement 1, mali. So meaning, alisin mo na agad yun, no? Para kumonti na lang yung options or yung pinagpipilian mo. Okay, so ganun po yung gagawin natin. Okay, the correct answer, teachers, is letter, ano? Anong sagot ninyo? Letter C daw, or C or D. Ayan, pero dapat sa pinakalit ha, isa lang ang inyong sagot. The correct answer po is letter C. Statements 1, 2, and 4 are correct. Bakit mali ang statement 3? Ayan, underline ko. Social change, do not keep the status quo. Diba, pag sinabi mo nga social change, may pagbabago. Meaning, okay, binrake mo yung existing system. Diba, binrake mo yung existing na kalagayan or the status quo. Okay, dahil sa word na keeps, ayan, yung letter 3 ay mali. Yes. So, why social change important? Bakit ba, mahalaga ang pagbabago? Diba? And of course, pinatunayan to na kasaysayan and alam natin yan, social studies majors, no, na mahalaga ang mga ginawa, no, ng ating ancestors, ng iba't ibang mga grupo, organisasyon para matamasa yung mga karapatan na natatamasa natin ngayon. So for example, social change gets the world closer to gender equality. Before, 'di ba, conservative tayo when it comes to LGBT community, 'di ba? Pero ngayon, kahit papaano, natatanggap na siya unti-unti. Before, pag babae ka, 'di ba? Ikaw ay pambahay lang o kaya naman hindi ka na mag-aaral hanggang grade 6 ka lang kasi daw mag-aasawa ka, 'di ba? Ganyan yung mga naririnig natin na kwento ng mga lolo at lola natin. But now, pinatunayan ng kasaysayan, no, na ang mga here in the Philippines, no, for example, may mga pinuno na tayo ngayon na mga babae din, 'di ba? May mga babae na rin tayong naging presidente o kaya naman mga CEO of the companies or even principal or school head of our schools, diba? Kaya mahalaga yung social change to gender equality. Next, social change improves worker rights, no? Yung mga pagbabago na yan, no? Halimbawa, before, ilan ba ang office hours or ang oras para magtrabaho ka, diba? Lalo na sa mga slave society, 'di ba? Halos 24 hours o kaya 18 hours and above pa yung pagtatrabaho mo. Now, 'di ba? Na dahil sa mga pagkilos, no, lalo na ng mga manggagawa, ngayon ilang oras na lang tayo magtrabaho. 'Di ba? Typical ay 8 hours. So, social change protects the LGBT community. Social change improves racial equality. Even though, for instance, no, in America, meron pa rin tayong mga racism, especially no, nung panahon ng kasagsagan ng COVID-19 sa mga taga-Asia, di ba? But at least no, may improvement na kahit pa paano, may pagkilala na, no? Okay? Social change helps the environment. Social change is good for business. Social change keeps governments
official accountable, diba? Social change addresses problems at the root. Social change empowers citizens, and social change makes life better for future generations. So lahat naman tayo, no? Lalo na mga social studies teachers, diba? Gusto natin ng pagbabago para sa ating mga not only for our students or not only for our family, but of course, para sa bansa at sa buong sambayan ng Pilipino. Next question, number 7. What is the largest island in the world? Naku, tandaan nyo to, ha? Hello, Ma'am Marlene. Ayan, teacher namin. Ano, may classroom observation ba? Okay. What is the largest island in the world? Is it A, Greenland, B, New Guinea, C, Borneo, or D, Madagascar? Sige, 45 seconds. Teachers, huwag nyo itong kalilimutan. Yung tanong na yan. Nako, tandaan nyo yan. Makakatandaan nyo yan. Ayan, letter AAA. Ang dami, ha? Yes, sabi naman ni Mojica, second ang B. Letter A, ano? Most of you answered letter A. Okay, the correct answer. Sige, last 10 seconds. Hi, Ate Aima. Magandang gabi. Diba, shout out sa mga kasamahan ko dyan. Diba, napaka-supportive ng aking mga kasama sa work. Okay, the correct answer, teachers, for question 7, the largest island in the world is letter A, Greenland. Tandaan nyo yan, social studies major. Ayan, Greenland, largest island in the world. So ano po ba yung top 10 largest island in the world? So first on the list is the Greenland. Second po ay ang New Guinea. Third, Borneo. Fourth, Madagascar. Fifth, Baffin Island. 6, Sumatra. 7, ay Honshu. 8, ay Victoria Island. 9, Great Britain. And the 10th largest island in the world is the Ellesmere Island. So yan po ano ang pagkakasunod-sunod. Next question tayo. Question number 8. If Mindoro is known for having tamaraws, Bohol is known for having A, tarsiers. B, Philippine eagle. C, Philippine freshwater crocodile. Or D, Walden's hornbill. 45 seconds, teachers. Ayan, ang bibilis sumagot ng ating ano ha, LPTs. Letter A, letter A. Sure na ba kayo sa tarsier? Naku, binubudol mo kami, coach, ha? Sure ba kayo? Okay, letter A daw. Huwag na nating patagalin pa. The correct answer po. Ayan, ang daming A ng mga sagot nila. Of course. Ayan, ako po. Para daw yung friend niya. Ako. Baka mamaya may FO na yan, ha? Uy, nandun siya last year. May bumisita dito. The correct answer po is letter A, tarsiers, no? Basta tandaan natin, Mindoro, tamaraws yan. Ayan, sabi ni Justin, tarsier kasi nasa Bohol ako ngayon. O, diba? Kaway-kaway sa mga taga Mindoro. Tama ba? Tamaraw? No? Ang kilala sa inyo, Bohol naman ay tarsiers. Philippine eagle, saan po ito pinaka matatagpuan? Kasi syempre, no, yung iba, oh, nasa supo iyan. Yan, pero kumbaga saan ito saang lugar ito? Pinaka makikita, no, dito sa Pilipinas. Yan, tama, Angeline. Philippine eagle ay Davao. How about the Philippine freshwater crocodile? Ayan, thank you, Bangs, for confirming na ang Mindoro tama raw yan.
Sige, reveal na natin. So, of course, Star Shears, Bohol yan. Philippine Eagle naman, Davao. Philippine Freshwater Crocodile. It is also called Mindoro Crocodile. Of course, Mindoro. And Walden's Hornbill naman, matatagpuan ito sa Mindanao. Particularly sa Panay, Negros, Zamboanga del Norte. Okay, sa Senado. Ayan, kayo ba, anong mga hayop ang matatagpuan sa lugar ninyo? Baka mamaya, may mga endangered species din. Comment nyo nga, teachers. Anong hayop ang matatagpuan sa inyo? Then, anong lugar ninyo? O, diba? Para sharing tayo dito ng knowledge, diba? Dito sa TCRC, hindi lang tayo one-way learning. Pati kaming matututo din sa inyo. Like, for example, sa Davao, ano makikita nyo? Eagle, ayan, baka may mga endangered species na nandyan. O, diba? Hi, coach, na-miss ko mag-review, pero thank you po, let passer na ako. Ayan. At kayo po ang success ko, o, diba? Proud TCRC product, si Ma'am Monique. Ayan, you're welcome, ma'am. Ayan, yung mga kaibigan na peke. Uy, hugot pala ngayong gabi. Philippine Eagle, Davao. Alam, kapitbahay. Nako. Ayan, Marites. Made my night, teachers. Ayan. Alam, sarap naman i-screenshot nung sinabi ni Ma'am Monique, o, diba? O, ayan. Ano, sino pa? O, ay, sino tuloy? Ano yung hayop sa inyo? Ayan. Ayan, baka may gustong humabol sa inyo, teachers, ha? Prof. Ed and Gen. Ed, final coaching. Ongoing po ito. Nag-start last... Kailan ba ito nag-start? Kahapon! Ayan, si Coach Joshua. Kanina na si Coach Weng. O, diba? Go, go, go na kayo. Ayan, kasambahay, Marites. Sige, umabot ito. Pero basta natawa ako dyan. Next, question number 9. What is the highest mountain in the Philippines? It stands at 9,600 feet. A, biyak na ba to? B, Mount Pinatubo. C, Mount Mayon. Or D, Mount Apo. Ayan, sige. Na-enjoy ko magbasa. Teachers, join kayo ha. Lalo na mga social studies dyan sa ating final coaching. Naku, marami tayong tawanan at ano, budulan sa final coaching. Ayan, letter D, letter D. Mga, ang daming hugot nung, ng mga viewers natin tonight. Okay, letter D. Uy, sabi ni Jer, Mount Pinatubo yan. Okay. Ayan, oh, sabi ni Monique, yes po, product ng ano, TCRC. Highly recommended, TCRC family. Very affordable pa. Oh. Anong oras po ang final coaching? 8 to 5 po. Then meron tayong 6 to 10 p.m. Kaya sulit na sulit. Promise teachers. Okay, the correct answer po. Tantananan, drum roll. The correct answer, teachers, is letter D, Mount Apo. No, highest mountain in the Philippines. Mount Apo po yan. Tandaan nyo ha, basta highest mountain in the Philippines, Mount Apo. So, para po sa mga gustong mag-avail ng ating Gen Ed, Prof Ed, and Major Subjects coaching, final coaching, and pabaon, ano po kayo? Message lang kayo dito sa ating Facebook page kung saan tayo naka-live tonight. Message nyo lang si Teacher Seppi. Nako, mag-replyan agad. Okay. Okay. Ayan, ako may mga nagjo-joke dito. Mountain na. Okay, uy, North Cotabato yata ito matatagpuan. Yes, located in Mindanao ang Mount Apo. So, Biak na ba ito po? Sino nang nakapunta sa Biak na ba ito? Ako, taga Bulacan ako. So, nakapunta ako dyan. Meron bang mga taga Bulacan dito? So, historical, no? Ang Biak na ba ito? Kasi maraming mga kasunduan, no? Ayun, ginamit ito sa digmaan, laban sa mga Kastila, no? Naging magandang lungga o taguan din ito.
No? So, Biak na Bato, located po ito sa San Miguel, Bulacan. So, it has historical importance, no, in our history. Mount Pinatubo naman, active volcano found in Zambales, mountains of the northern island of Luzon. Actually, no, yung Mount Pinatubo, meron niyang three axes. Or sa tatlong probinsya, no, pwede kang maka-access papunta sa Pinatubo. Meron sa Zambales, no, meron din sa Tarlac and Pampanga. So isa sa pinaka malakas na pagsabog sa kasaysayan ng Pilipinas, no, itong nangyari noong June 15, 1991, no, yung Mount Pinatubo eruption. Grabe, no, imagine. Before, no, during 1991, wala pa tayong ganong communication, ano. Kumbaga, unlike now, 'di ba? Like for instance, alam natin level ang ano kanina, habang nakikinig ako ng online streaming ng balita, parang kung may taga Batangas dito, parang nagkaroon ng parang yung ano, yung mga debris ba or ano yung tawag na yon, yung sa Mount sa Taal Volcano. So, yun. Di ba kahit papano ngayon, mabilis na magbigay ng signal. Uy, ano, alert level 2. Sa mayon, ganito, alert level 1. Unlike before, nun, di natin alam, no, na sasabog na pala. So, imagine. So, Mount Mayon naman, known for its steep slope cone located in Albay. Ayan, sa mga nasa Bicol, kita-kits tayo next week. And Mount Apo naman, highest peak in the Philippines located in Davao. So, Mindanao po ito. Okay. How much po ang social science pag final coaching? 300 plus may pre-board po yan. And pabaon din. Ayan. Uy, ayan. Sabi ni Samson, no? Gusto nyo daw mag-hiking. Pagka, ano, sisigaw kayo doon, LPT na ako. Oh, di ba may tour guide kayo? From Cebu, watching para sa lisensya. Yan, sa mga sasali sa final coaching, message nyo lang si Teacher Seppi, ha? Ayan, how to join, message nyo lang itong Facebook page na ito, teachers, para malaman nyo kung paano. So, message nyo lang, then avail the promo, plus pre-board and pabaon coaching din. Ayan. First time kong manood sa'yo, sabi ni Rahib. Watching from North Cotabato. Join ka, sir, ha? Ayan. Okay. From Batangas. Ayan. Pinakamaliit, Mount Taal. Okay? So, I hope maka-join kayo. Next tayo. Question number 10. According to PAGASA, what months are considered the cool, dry season? Is it A, December to February, B, December to May, C, March to May, or D, June to November? Yes, may TLE din. Ayan. How much? Sa major subjects teacher ay 300. Yan. Promote natin ulit. Ayan, so promote ko po ulit, no, final coaching ng major subjects natin. Kailan to magsimula? September 19 to 22, 4 days for only 300 pesos. So with a free pre-board and a pabaon. So we also have general education and professional education coaching. So ongoing po ito for only 700 pesos. Ayan, so PM Teacher Seppi lang po. Okay, so the correct answer, teachers, okay, letter A daw, letter A, cool, dry season. Ayan, the correct answer po is letter A, December to February. So, using temperature and rainfall as basis, the climate of the country can be divided into two major seasons. So, teachers, ha, galing po ito sa official website of PAGASA. So, ano ba ibig sabihin ng PAGASA?
usually naririnig natin ito, especially if, for instance, a reporter is reporting yung ating mga weather updates and kung ano na ba nilagay ng panahon, may bagyo ba, etc. So when we say pag-asa po, it means a Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So, it is mandated to provide protection against natural calamities and utilize scientific knowledge as an effective instrument to ensure the safety, well-being, and economic security of all the people for the promotion of national progress. According to PAGASA website, no, we have two seasons, no, the rainy and the dry season. The wet and the dry season, 'di ba? Kayo ba teachers, anong gusto nyo? Itong rainy ba or dry season? Okay, so rainy season June to November, usually dito no nagkakabagyo. Like ngayon, 'di ba? August, ang daming naging bagyo. Even last month, 'di ba? May mga hinihitak. Oh, sorry. Hinahatak pa yung habagat. Yung dry season naman from December to May. Ayan. So the dry season may be subdivided further into, so hatiin pa natin yung dry season, the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, March to May. So tandaan nyo lang, ano, di ba pag Pasko, ito yung mga months na naka-jacket tayo kahit nasa jeep, di ba? Ngayon, ako, mag-jacket ka sa jeep or mag-long sleeves ka, lalo kung sa Manila or sa mga cities, di ba? Ako, grabe yung pawis, di ba? So, but, sa time na yan, December to February, yan yung malamig na season. Hot dry season naman, March to May. So, summer naman ito. No? Okay, so the correct answer po is letter A. So, sige, mag-add pa tayo ng mga questions natin. Next question tayo. Which among the following is the largest island in the Philippines? A. Luzon, B. Visayas, C. Mindanao, or D. Palawan? 45 seconds. Answer question 11. Okay, what's your answer? Sorry po, I'm late. It's okay, Joy. Joy, pwede mong ano, balikan ulit. Sige, kakanta tayo, Glenn. Mag-avail ka ng ano ha, ng final coaching. Okay, the correct answer, teachers, is letter A, Luzon. Ayan, alam ng lahat yan. Letter A. Ayan, walang nagkamali. So, the correct answer is letter A. So, ito po no, yung ating largest island in the Philippines. So, first on the list, Luzon, followed by Mindanao, Samar, Negros, and Palawan. Okay, last question tayo. Question number 12 tayo para umabot tayo. Question 12. Which of the following is not a natural resource? Is it A, bridges, B, forests, C, waters, or D, minerals? Yes, that's correct. Litz, no? Palawan, largest province. Yeah. Gen ed po ba ito? No, social, ano tayo? Social studies major. Ayan, sige, kita kits Glenn. Naka-avail na siya, o. Oh, teachers, kayo din, ha? Ayan, letter A daw. Kay question 12, are you sure? Okay, sige. The correct answer po is letter A, bridges. So, not. Ayan, baka may nalito, no? Laging mag-pay attention sa word not, except, correct, except, incorrect, except. Okay.
So the correct answer is A, bridges. So natural resources po, ito kasing bridges, ano yan eh, man-made yan. When we say natural resources naman, it comes from the earth. So any natural substance that humans use, so for example, o ano, andyan ang oil, coal, natural gas, metal, stone, and sand. No? Other natural resources are air, sunlight, soil, and water. Of course, natural resources like sunlight, no, and water, they provide us kumbaga yung ating mga primary needs din. Okay? So, sige nga po, paki-comment nakailan kayo out of 12 questions, nakailan kayo teachers. I hope may mga natutunan kayo tonight and nag-enjoy din ako ang active ng inyong ano ha, inyong batch. So kita-kits tayo sa ating final coaching. Ongoing po, again, ongoing ating Prof Ed and Gen Ed, and ano naman tayo? Meron tayong majorship coaching sa 19 to 22. Okay, so see you po. Ayan, 11 over 12, 10, may naka 12. Bongga, oh. I want to avail. PM nyo lang po itong Facebook page. So thank you so much, teachers. Nag-enjoy ako. And sana magkita-kita tayo. Thank you din po, Teacher Seppy. Ayan. Thank you so much, Coach. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. At sa mga gusto pong mag-avail ng final coaching natin, ayan, sige, i-message nyo lang po ako, teachers, para po sa details kung paano po sumali. Ayan, God bless everyone. Good night. See you tomorrow for another majorship coaching natin. God bless po. Good night. This is Teacher Seppy and Coach Criza. God bless. Good night.